episode 16. So welcome to Walang Pasabot Pasantako, but this time we changed to Dion Carlos Pasantako. So na siya changes since nga 1 year na siya, so na pagbago. So ang pagbago niya is nailisan na yung pangalan. So instead of Walang Pasabot Pasantako, now becomes Dion Carlos Pasantako. So the reason nga no, because nga 1 year na ta. So kailangan na to changes. At the same time, there's also changes, guys, sa kita to eh. Dahil sa changes, ang language na gamit ko na ako. So, by this episode, bali, magamit ko ang national language. My intention is para mas spread pag yun ang understanding on my communication throughout sa nationwide. So, para at least man lang, kung na yung mga lain nga, like Luzon, sa Luzon, so makasabot sila. Well, anyway, before I start, daghang salamat kaayo sa mga nitanaw sa mga previous na akong episode. So, daghang kaayo sa inyong mga likes, mga views, comments, sa mga subscribers, mga non-subscribe rather, o katong mga ni-share. So, daghang kayong salamat. So, this time, I would like to welcome you to a new episode, which is something like Murag, kuan ba? Parang magtatanong ka tapos sasagutin ko. Ayun, anything na gusto niyo itanong, sasagutin ko yon. So, ang gagawin niyo lang is, magpadala kayo ng video niyo tapos isasama ko sa vlog ko. At the same time, kung wala kayong video, pwede naman kayo na mag-comment sa baba tapos babasahin ko yon. Tapos, susubukan ko sa lahat ng aking makakaya na sagutin ko ang mga tanong niyo. Ayun, so this time, mali, meron tayong guest. So, ang guest natin ngayon, first guest sa ating episode 16. Ito yung Dion Carlos Pasantako. So, ang ating sender ay si MJ. Ayan. So, ang tanong niya is ganito. Panoorin niyo. Dion Carlos Pasantako, babe. Nga naman na nayoban tao na bisag wala sila yung plano na mo push through a relationship. Like, for example, like, nag-mutual, not lang sila yung mutual understanding niya. Yeah. Man kay naiusta na ganang mo asa siya ba kay nasay usta na mo paasa bitaw niya na it's as if na mo manguyab siya or somehow pero ngano man na ay uba na paasa ra kutong yeah, wala day plano na i-push through to a relationship. Ang tanong niya sa pagkaintindi ko it's about like yung tipong may taong nagpaasa tapos may taong umasa naman. So ganito ang gagawin natin. Makikita ang paasa nga naman. At makita man kasi umaasa ka. Ayan, so simulan natin doon sa tipo, sa taong umasa. So, in regards doon sa tanong ni MJ, sa pagkakaintindi ko, it's general. So, nag-ausap kami minsan eh. So, sabi niya, that is for general, sa lahat na yun, natatamaan. Ako, pagtamaan ka, kung dumapa ka. Baka mamaya ikaw pala yun. But anyways, so, doon sa taong umasa, mababae ka man o malalaki ka, sa tingin mo, kasi may chance kayo eh, meron kayong pagsasama, nagsasama kayo, kasi pagsasama niya, there's a mutual understanding. Kaso lang, ang nangyari is yung isang tao, umasa siya, kasi itong isang tao naman is nagpaasa din. So kung ikaw na umasa ka, guys, mag-isip ka. Ang hirap umasa ha. Eh, pero sa tingin mo, na pinaasa ka na, tigil-tigilan mo na yun. Diba? Kasi mahirap eh, masakit. Masakit ang umasa kasi isang bagay na hindi mo naman talaga alam kung matutupad ba o hindi, darating ba o hindi. So kung mas mabuti, kung sa tingin mo pinaasa ka lang niya, dahil ikaw nakakaalam nun eh, yun nafe-feel mo yun eh, na-experience mo yun, nakikita mo at nararamdaman mo yun sa isip at sa puso mo na nararamdaman mo yun. No? At saka nakikita mo sa kilos sa isang tao kung siya ba ay talagang nagpaasa lang. So kung sa palagay mo is pinaasa ka na, tumigil ka na, amin lumayo ka. Amin lumana pa ng paraan na kumbaga makaiwas ka. Kumbaga sa sugat na yan, huwag mong pahayaang patuloy na magsakit at magnanglang yung sugat. Diba? Bakit hayaan mo masaktan ka sa isang bagay na hindi naman talaga karapat-dapat sa'yo? Ayan. Hayaan mo yung panahon ang magsasabi sa'yo kung yung taong ito is para pa sa'yo. Wag mong i-expect kumbaga na darating to ito mangyari bukas. Well, ano kaya kung bukas mahal lang niya ako? Ano kaya kung bukas magbago pa lang isip niya?
di ba? Hayaan mo. Para at least man lang matulungan mo yung sa sarili mo at the same time, hindi ka na masakta. Kasi kasalanan rin naman natin yung mga tipong tao mo maasa. Bakit aasa ka tayo kung alam natin na parang wala naman. At the same time, may chance ka eh. Pwede mo naman siya kausapin eh. Dahil nagsasama kayo, you have a mutual understanding. So, kausapin mo kasi siya. I mean, kausapin niyo. Sabihin niyo, ano ba talaga? Ano bang status natin? Ano bang level ng relationship natin? Hanggang dito lang ba tayo? Naglalaro lang ba tayo? Wala bang bukas para sa atin? Parang tipong gano'n. So, tapos, pag sinabi niya na, wala, eh, ganito lang talaga. Aba, mag-move on ka na. Hanap ka na kagad ng paraan. Masakit pero dalhin mo. Tanggapin mo. Yun na yun eh. Ano? So, gawin mo siyang isang experience, isang weapon para harapin mo ang bukas. At harapin mo kung ano ang nasa dulo ng paglalakbay mo sa in terms of love. Para, alam mo, magiging ano mo yun eh, magiging sandata mo yun. Para yung, kasi na-learn ka na eh. Sa taong paasa eh. Para at least makita ko lang yung tipong tao na tama at para sa'yo. So, huwag ka nang umasa. Okay? Sinasaktan mo lang sarili mo. Hayaan mo yung panahon ang magdidikta sa kung anong dapat mangyayari. At doon naman sa taong nagpaasa, alam mo, kung sa mga taong paasa, ganito kayo eh. Hindi nyo kasi kilala ang sarili nyo. Kaya hindi nyo rin alam kung anong pinasok ninyo. Alam nyo kung anong pinasok nyo, pero hindi nyo alam specifically kung ano ba talaga ang gusto talaga sa buhay nyo. Hindi nyo alam at hindi kayo makapag-decide. Kasi nga, kayo ang mga tipong taong gulong-gulong. Why don't you check yourself first? I mean, a self-check ba? So, mag-self-check ka na, ito bang desisyon na papasukin ko is tama ba ito? Ito bang desisyon na papasukin ko is wala akong tama ko manapapalan or masasaktan? Ganun lang. At gamitin niyo yung isip at puso niyo at subukan niyo isuot yung katayuan nila kung ikaw ang nasa katayuan nila na nasasaktan na. Dahil umasa, dahil pinakasa mo na. Dahil hindi natin alam kung paano mag-miscampihan yung tao. Kaya umasa din. Mamaya, love kita. So, ganyan. Pero hanggang dun lang. Pero wala nang sincerity. Kumbaga ako ito, ganito, kasama mo ko ngayon, bukas, kasama mo ko. Pero hanggang saan ba? Di ba? So, alam mo, paasa boy, paasa girl. Ang labas mo, ikaw ang walang pag-asa talaga. Kasi hindi ko alam eh kung anong gagawin mo. At hindi mo nakikita kung ano nangyari sa isang taong pinaasa. Nasakta na siya. Pag-isip ka. Tao ka rin. Di ba? At saka, again, back to sa umasa. It's time to move on. I mean, ang dami pwedeng gawin sa mundo na maging masaya ka. As I said a while ago, hayaan mo ang panahon ang maghilom. Dahil alam ko nasaktan ka. Ayun ako. Nasaktan ka, dahil umasa ka. Pag umasa ka, nasaktan ka na yun. Di ba? So, hayaan mo ang panahon na maghilom. Mag-pray ka lang. Tapos, doon mong busy ang sarili mo sa lahat ng mga bagay na maganda. Ayun. At hayaan mo siya magsisisi sa sarili niya. Bukas, makalawa. May isip niya, ang taong pinaasa ko. Ngayon, ako ang umaasa. Na sana pansin niya ako. Ganun lang naman yun. So, maraming salamat. Maraming salamat to MJ sa tanong mo at sana nasagot ko naman ang tama. So, sa lahat ng mga nanonood, kung meron kayong mga tanong, just leave your question below. Pwede kayong mag-comment sa baba. Kung meron naman kayong video, pwede nyo ipadala at isama ko dito sa video ko. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, comment, like, and share. Ayun. So, maraming salamat once again. This is Carlos and I hope na-inspire ko kayo ngayong araw na ito. At especially sa itong episode ay or sa sitwasyon na ito. Maraming salamat and bye-bye and see you sa next vlog. Bye-bye!